Kiniyahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Ronnie Aklo po. Ako po, Sister Merly. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Brother Rico Silva ng San Miguel Arcangel. Magandang gabi po. Naninig mo na kapayapaan sa lahat. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli ang bumubuo po ng programang Mistisismo. At pinukumusta po namin kayo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ito po sa atin pong himpilan ng ating mahal na ina. Muli po ang pagbati sa inyo na mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang Ang Mistisismo ng Ating Pananampalatayang Katoliko, Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Na inyo pong laging napapakinggan tuwing ikasyam hanggang ikasampu ng gabi. Hanggang po ng program natin ito na makapagdul po sa inyong lahat, mga minamahalaming taga-subaybay, ng kahit kaunting espiritual na kaalaman sa inyong mga tagapakinig. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Ave Maria Purissima, simplikado ko si Bida. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Mahal naming Panginoon at mahal naming Birheng Maria, sa oras pong ito ay dinadalangin namin na bendisyonan po ninyo kaming lahat at tulungan sa aming pagpupunyagi. Palakasin niyo po kami lalo upang matupad namin ang aming mga minimithi at mga pangako. Madalas na kami po ay nagkakamali sapagkat umaasa po lamang kami sa aming mga sarili. Subalit, ngayon po ay inihingi namin ang inyong payo at patnubay sa lahat ng aming mga gawain. Sa ganitong paraan, makakaasa po kami na uunlad sa aming kabanalan at maging matibay at matatag sa aming pananampalataya. Gawin niyo po kaming marunong at tapat sa aming pang-araw-araw na buhay upang huwag kaming makapag-aksaya ng mga mahalagang araw. Umaasa po kami na magiging isang tunay na tao ayon sa inyong kagustuhan. Kung wala po kayo sa amin, tunay na wala po kaming magagawang mabuti sa aming sarili. Panginoon, umaasa po kami sa inyo. Salamat po. Birhen, sisidla ng kabanalan, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ating pong panalangin. Muli po nagbabalik ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin po nakikinig sa himpilan ng ating mahal na ina, Radyo Maria, Philippines Bringing Christ into Your Home. At ang ating rin po mga programa ng Radyo Maria ay mapapakinggan din po sa mga karating lalawigan at sa buong kapuluan sa pamamagitan po ng audio streaming sa mga website po ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo po sa www.radyomaria.org. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong sa gabing ito, ano po,
kumusta na po uli kayo? Panibagong linggo na naman po ng gabi. Ano po? Mga minamahal namin taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga sandaling ito? Eh, sana po ay nakapagsimba po tayo ngayong araw na ito. Napakahalaga po ng pagsisimba na atin pong dapat na puntahan bawat linggo, ano po, sapagkat ang sabi nga, 7 araw po tayong gumagawa o 6 na araw tayong gumagawa. Yung isang araw man ay 7 araw ay atin man lang, isang oras lang po dun, ano? Hindi naman po buong araw yun, ano po? Ay atin pong naialay o nakatagpo ang ating Panginoon dun. Sapagkat muli po natin pinapaalala na ang Santa Misa po ang siyang pinakamataas na uri ng pagsamba sa pagitan ng langit at ng lupa. Na ating pong nakakaanig ang Panginoong Diyos sa atin pong pananalangin na sama-sama. At muli po sa atin pong pagtalakay ng pag-aaral ngayong gabing ito, kung paano pong nakarang linggo, ano pong paksa natin yung Guyang Ginto. Guyang Ginto, ano po. Doon eh, pinakilala po natin na ang mga iba't ibang uri ng nilalarawan ng Guyang Ginto sa panahon natin ngayon, ano po. Yan na nga po yung mga pride natin, mga Guyang Ginto po yan, ano po, na atin pong sinasamba. Marami po kasing ayaw na ayaw bitawan yan. Pati nga Diyos, tinatakwil kung dahil dyan sa pagdadala niyan ng mga kapalaluan na yan, ano po. Mga damdamin na damdaming makalupa, sabing ganon, na walang hinahangad kundi puro kasiyahan lang niya, ano po. Yung mga larawan ng mga Guyang Ginto sa ating kapanahunan, pagmamahal sa lahat ng mga bagay na hinggit pa sa Diyos, ano po, yan ay Guyang Ginto sa panahon natin ngayon. At sa atin pong panibagong tatalakayin na paksa, ito po ay pinamagatan po nating bisa ng panalangin, ano po. Ito ay matuwid na paghatol, ano po, matuwid na paghatol. At bago po natin tahakin, ito ay babasahin po muna sa atin ni Sister Major. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Ang banal na pagbasa sangayon sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sangayon kay San Juan na may kabanata 8, talata 1 hanggang 11. Inisin niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga labit dila, ang aming mga puso at kalooban, sampu ng aming katawan, lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat dapat makinabang sa pag-aral ng inyong mga banal na salita. Lulhati po sa inyo, Panginoon. Si Jesus ay nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ngunit kinabukasan ay maagang nagbalik sa templo at dinumog siya ng buong bayan, kaya naupo siya at nangaral sa kanila. Dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babae na nahuli sa pakikiapid at inilagay ito sa gitna. Winika nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay natutop sa pakikiapid. Sa batas ni Moises, ipinag-uutos na batuhin ang ganitong mga babae. Ano ang masasabi mo?" Ito ay tinatanong nila datapwat upang subukin siya at maisumbong. Datapwat yumuko si Jesus at isinulat ang daliri sa lupa. Dahil sa mapilit nilang pagtatanong sa kanya, tumuwid siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang pumukol ng bato sa kanya. At muling yumuko upang sumulat sa lupa." Sa mga pangungusap na ito, sila ay isa-isang umalis mula sa pinakamatanda at naiwang nag-iisa si Jesus na kasama ng babae na nasa harapan niya. Tumuwid si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan na sila? Wala bang humatol na magparusa sa iyo?" Sumagot siya, "Wala, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan ng parusa. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ito po, mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo, naway sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos ay maugasan ng aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbasa po ng ating paksa. Minamahal namin mga taga-subaybay, kayo patuloy pa rin pong nakikinig sa ating pong programang ang Mistisismo dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines.
At dito po sa paksa nga po natin, napakaganda po ng ating paksa, mga minamahal namin taga-subaybay, ano po? Napakaganda pong eksena dun sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo ng kanya pong pangangaral, ano po? Pagkikipag-ugnayan sa tao ng kapanahon niya. At dun po, sa ayon sa kwento, meron pong isang babae na nahuli sa pakikiapil, ano po? Sa panahon natin, ako, pagchichismisan po yun, ano po? At ito po, halos kahalintulad din po ng kasalanan ng mga naunang tinalakay po natin nakaraang linggo, ano po? Kung paano dun sa, ano, sa sampung utos rin po nauugnay, ano po? Yung sumamba sila sa gawa ng kamay ng tao, sa Diyos-Diyosa. Dito naman, kaugnay pa rin po ng sampung utos, ano po? Yung huwag kang makiapid, ano po? At yung babae sa eksena po ng kwento ng Ebanghelyo, nahuli po sa pakikiapid. At ayon po sa kautusan, ano po, ang babaeng yon dapat parusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng bato. Ano po, babatuhin ka. Buti kung babarilin ka lang, sandali lang yung babatuhin ka po hanggang sa kamatayan. Oo, napakasakit po no, nakakamatayan po no. Ano po. At ito pong parting to ng matuwid na paghatol ng ating paksa. Bakit ganun binigay natin Panginoon na paghatol sa kanya, ang siya po nating papasukin sa ating pong pagtatanghal. Unahin po natin si Sister Marjorie. Sa ating ebanghelyo po, ipinapakita po na hindi nasunod ng mga tao ang batas at utos ng Diyos na kung saan ay may isang babae nga na nagkasala ng pagkikiapid. At kung babalikan po natin ng nakaraang paksa nga po, ipinakita naman sa aklat ng Eksodo kung paanong kabilis malihis ang tiwala at pananampalataya ng mga Israelita sa kanilang pinuno na si Moises at sa katuruan ng ating Panginoong Diyos na hanggang sa pagkikipagdipan ng ating Panginoong Hesukristo, no, sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay daladala nila ang pagsuway sa kanilang mga sarili. At idinala nga kay Jesus yung babaeng nagkasala at sinabi nila na sa batas ni Moises ay ipinag-uutos na batuhin ang ganoong mga babae, no, yung mga nagkasala ng pagkikiapid. Ngunit sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang pumukol ng bato sa kanya. At lahat ng tao ay nagsialisan pagkat lahat sila ay na-realize po nila na may mga pagkakasala rin naman. Sa sinabi ng Panginoong Hesukristo ay itinuturo niya po sa atin na huwag tayong humatol upang hindi po tayo hatulan. Sapagkat sino mang humatol sa kanyang kapwa ay hinahatulan na rin niya ang kanyang sarili. Sapagkat ginagawa rin naman ang hinahatol niya sa kanyang kapwa. At kahit hindi ginagawa ng humahatol ang hinahatol niya sa kapwa niya ay huwag pa rin tayong humatol sa pagkakasala ng iba sapagkat tayo rin naman ay nagkakasala po. Sa ating ebanghelyo ay nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo ng isang matuwid na paghatol sa isang nagkasala. No, lumitaw po yung kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo kung saan po ay hindi niya pinansin o hindi niya kinilala yung pagkakasala ng babae, bagkus ay nagbigay pa siya ng liwanag sa mga tao sa pagsasabing ang walang kasalanan ng unang pumukol ng bato, no, yung mga taong naroon na pag-isip-isip po nila na yung pagkakasala nila ay sila ay nagkakasala rin naman at nasunod yung hindi nila paghatol sa pagparusa sa babaeng nagkasala. At sa buhay naman po natin sa mga panahong ito, ito po ay nagagawa din naman natin, no, yung mga paghatol natin sa kapwa at sa paanong paraan po. Ito po yung tumitingin tayo sa masama at mabuti na kapag nakagawa ng masamang isang tao, ano-ano na po yung nasasabi natin tungkol sa kanila. At sinasabi pa natin sa ibang tao yung nagawa niyang masama, no? Yung mga chismos at chismoso, no? Na napag-uusapan po natin yung mga buhay ng may buhay. No, kapag mabuti naman ang ginawa, may nasasabi at masasabi pa rin naman tayo, umiiral naman ng inggit sa tao, na may mga tao pang kayang manira ng buhay ng ibang tao or kayang manakit dahil po dito. At ano pa po, yung mga pumupuna po sa mga katuruan ng simbahang katoliko, yung mga ganito, yung mga ganyan na sinasabi nga nilang wala naman sa banal na aklat pero isinasagawa nga po natin. Yung mga paghatol gamit ang sarili nilang mga pananaw,
mga paghatol gamit ang sarili nilang mga mata, yung mga paghatol na batay sa kanilang mga literal na nakikita, ngunit ang mga paghatol na ito ay bumabalik rin naman sa kanila. No? Mga ginigiliw namin tagapakinig, dalawa lang naman po ang iniuutos ng Panginoong Heso Kristo. Una po, sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, buong mong puso, buong mong lakas at buong mong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa ng katulad ng iyong sarili. Alalahanin po natin ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Heso Kristo sa atin nang ipako po at namatay siya sa krus dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ganoon din naman po sana ang tayo sa ating kapwa. No, mahalin po natin ang ating kapwa kahit ano pa sila, kahit sino pa sila, at kahit ano pa ang kanilang gawa. Dahil sa pagbibigay natin ng pag-ibig sa ating kapwa ay nagiging kapatid po natin si Kristo sa pagpapalaganap ng liwanag sa mundo. No? Ng pag-ibig, kapayapaan, higit sa lahat po kabanalan. At ang lahat ng ito ay makakamit po natin sa pamamagitan pa rin ng pagsunod sa kautosan ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat, Sister Marjorie. Ano po? Nga po, binigyan din ng ating kapatid dito, ano po, yung pong pagbibigay ng matuwid na hatol ng ating Panginoon, ano po. Kung ating pong titingnan, yung salitang paghatol, ano po, eh, kung saan-saan po natin naririnig yan, ano po, sa loob po ng, ano, ng court, ano, ng korte, ano po. Yung paghatol po dyan, ano po. So, diyan po sa parting niya, ano? Hahatulan siya, ano? Hahatulan siya. Mayroong, ano, hinatulan ng pagkabilanggo ng reclusion perpetua, ano po? Reclusion temporal, sabihin gano'n. Mm-hmm. Yung pwede ka pang makalaya at pwede ka pa, doon ka naabuti ng kamatayan, ano po? So, yung mga paghatol. Kaya kung itatanong po natin, ano po? Mayroon ba doon matuwid? Nandun ba yung katuwiran, ano po? Mamaya po yan, atin pong papasukin yung paksa na yun, ano po. Pansamantala, atin pong bigyan daan naman si Sister Melly sa, ano ito, sa pag-uugnay din nung pinanggit ng ating kapatid. Ah, opo. Sabi nga po, don't judge. Huwag po tayong humatol, no? Upang hindi tayo mahatulan. Sabi nga, nasa tao pa rin po ang paggawa ng kabutihan sa kanyang sarili. At paggawa din ng hindi mabuti sa kanyang sarili. So, tayo po ang gumagawa ng paghatol sa atin. So, kung ayaw po nating mahatulan, gumawa po tayo ng kabutihan. Ano po? Para kung ano po yung nakikita sa atin, pwede po nilang gayahin kung ito naman po yung nakakabuti sa kanilang kaluluwa. Ano po? So, yung pong babaeng nagkasala, dahil humingi po siya ng tunay at tapat na ginawa po niya, ang tunay at tapat na pagsisisi, kaya siya po ay nagkamit ng kapatawaran. So, nasa tao din po, kung gusto nating maging banal, dapat nating talikdan lahat ang mga kasamaan, ang mga kasalanan. O, mahirap po talagang maging banal. Pero ito ang hamon sa atin ng Diyos na tayo dapat maging banal. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Dapat nating talikdan ang ating mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang. Sapagkat tunay pong tunay na ang tao ay mahina, may kahinaan. So, ang daigdig ay lugar ng mga panganib na ang tao na nabubuhay sa kahinaan ng tao ay mayroong panganib na maging mahina. So, dapat maging malakas po tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. No? Dapat nga nag-aaral po tayo tungkol sa ating Panginoon sa salita ng Diyos. Huwag po tayong magpabaya. Magsumikap po tayo at magtiwala sa Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa. Maraming salamat po, Sister Melly. Napakaganda po talaga ng paksa natin, ano po. Sabi nga, paghatol. Ano po. Maraming na ito, maraming angulo po ito ng ating pong, sabi nga, napakayaman po ng ating paksa upang ating pong mapag-aralan to, ano po. Sa, lalo higit sa inyo po, mga minamahal naming taga-subaybay na naandyan po at nakikinig po sa programang ito, ano po. Dahil itong pong paghatol, saan mong angulo, atin pong naririnig ito, ano po. So,
po. Ating pong hinga naman ng pananaw ang ating kapatid na si Brother Rico naman. Magandang linggo ng gabi, Kuya Pasko. Mayroon. Nung nakarang linggo, episode na natin yung Guyang Ginto, yung Diyos-Diyosan. Kumbaga ngayon eh, ang paksa eh, meron mga kasangkapan eh. Hindi rin magkalayo, magkaugnay ang kahulugan ng mga symbols tsaka kasangkapan eh. Sa gisag, kumbaga yung kasangkapan ng Diyos ngayon, magmula sa panahon ng mga Israeli hanggang sa karni Kristo. Eh, pinakikita doon na sa mga sa pangyayari, ang ano ng mga tao eh, sa tipan daw kay Moises eh, babatulin yung mga kasalanan ng mga nakakit na akto ng pakiyapid, pangalan niya, ganyan. Kasi nung tipan sa ama, literal tagang paro sa hanon dahil nga tipan nga sa laman eh. Pero padating nung dumating na ang anak, eh hindi na literal lang ano noon, spiritual na. Kasi ang papel ng Jesus Christ, bilang kasangkapan siya ng Diyos, ikalawang persona, eh redemptive salvation, redemption. Isa siyang katubusan na nagliligtas. Kumbaga, ang unang tao, kasangkapan ng Eva Tadan, nasan lang kaluluwa sa demonyo. Kaya ang trabaho naman ni Kristo, eh tubusin yung kaluluwa niya, kasangkapan ng mga taong kasalamuhan niya ng mga panahon na yun. Kaya hindi siya para humatol o hindi siya para magbigay ng kaparusahan eh. Kundi tumubos at magligtas sa mga tao. Sabi nga sa ibang panig ng gospel, may gantong gospel eh. Sa ibang panig, ano? Naparito ang anak ng tao, hindi upang hatulan ng degdig, kundi sagipin ng degdig sa tiyak na kapahamakan. Ang isang manggagamot ay nagpapagaling o pinagagaling niya ang mga may sakit. Kaya hindi naman ang anak ng tao ay naparito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. E di antoses, ang purpose talaga ng Diyos sa ngalan ng ikalawang persona ay tubusin ang tao o hugasan ang kanyang pagkakasala at ituro sa kanya yung simula ng landasin patungo sa Diyos. Kaya ang tao naman, kinakailangan naman siya magsisi naman. Doon kay Magdalena, kita-kita naman kasi yung hindi mo magsalta si Magdalena doon eh. Yung kanyang pagtakbo kay Kristo, yung minsan sa klolo, larawan na nagsisisi na siya eh. Kaya itinuro mo ni Kristo sa kanya nung wala na yung mga tao, ano, may mga madol ba? Wala po, Panginoon, sabi. Sabi mo ba eh. Kaya ako, di tumatulan din eh. Umayo ka't ano, huwag na muli magkasala. Kumbaga, yung pagtitika, yung seriousity, sincerity. Matapos na magsisi, yung pagtitika naman, harapin niya na ang tunay na buhay Kristiyano, sangkapan ng huwag na muli bumali sa gawain ganun. Kasi magsimula ang kalinisan ng kaluluwa sa kalinisan pangkatawan. Kung ano meron ng labas, yun ang panloob. Kaya para ma-purify yung kaluluwa, kinakailangan naman yung katawan ni Magdalena, kasangkapan siya, mahugasan naman. Maklin, magkaroon ng cleansing ang kanyang katawan para magkaroon ng purification ng kaluluwa. Para sa isang ganap na maka-espiritu o maka-Diyos na buhay. Hindi naman sa mga tao mahatol sa kanya. Sabi nga, kasangkapan lahat ng mga tao, pangyayari, bagay. Para may pakita yung tagang kung ano yung kalooban ng Diyos eh. At merong kalaban naman, yung kalooban ng demonyo naman eh. Nagiging instrument lamang ang mga tao sa lupa, mga bagay-bagay, mga para may pakita yung pangyayari. Kasangkapan yung mga tao mahatol sa kanya, para maintindihan naman ang talim, isa na naman golden rule ni Kristo. Ano yun? Sabi niyo isang golden rule ni Jesus Christ, do unto others what you like others will do unto you. And do not do unto others if you like others will not do unto you. Gawin niyo raw sa kapwa niyo ang ibig gawin sa inyo. At huwag niyo naman gawin sa kapwa niyo ang ibig gawin sa inyo. Sabihin, walang basihan para sila umatulog, batuin si Magdalena o kung ano man. Sapagat ang tao sa kanyang sarilikas na nagkakasala kasi nga meron tiyatawag na temptation, merong tukso. Not unless or not until na isang tao yung maging isang ganap na pag-aari ng Diyos, yung isang maging isang tunay na maka-Diyos na tao. Doon pa lamang siguro na pwede siyang humawak ng timbangan o ng matuwid na pag-aatol katulad ni Kristo. Ang Jesus Christ being isang mistiko, bilang isang maka-Diyos, siya yung mahawak na maka-Diyos na timbangan, mystical balancing. Bakit? Napag-iwalay niya ang masama sa mabuti.
Napagagalitan niya ang mga masama at binibigyan niya ng payo mga mabubuti para sila maging magsimula maging banal. May hawak si Jesus Christ na makadiyos ng timbangan, mystical balancing, laman at espiritu na titimbang niya, si San Mystico. Kaya ang pamagat ng ating episode mga kapatid ay matuwid na paghatol. Kumbaga para siya nabing isang mystico na humahatol. Sa kanya, pagkamali, mali, pagkatama, tama. Nasa pagitan si Kristo ang tama at mali. Subalit, nakatingala naman siya lagi doon sa Diyos Ama na pinagmumula ang kanyang lakas ng karunungan at kapangyarihan para makapagsagawa ng makadiyos na pamumuhay sa lupa. So, yun po ang tinalaki ng ating kapatid, ano po, na nga po sa pagbibigay po ng pagdurugtong dito sa ating paksa ng paghatol ng ating Panginoon nga po, yung tinatawag na pagpapatawad niya doon sa babae. Kaya ang ating pong paksa sa mga sandaling ito, sa ating pong paksa, sa ating tinatalakay ng ating programa na matuwid na paghatol, ito nga po ay nailalarawan sa ating pong krus, ano po, yung matuwid na paghatol. Kung ating pong titinan ng ating pananampalatayang Katolisismo, mayroon po tayong krusipiho, ano po, may isang taong nakapako sa krus. Yan po ay isang ang sagisag ng matuwid na paghatol, ano po, sa ating pananampalataya. Bakit sinabing matuwid, ano po, ang hatol ng ating Panginoon? Yun nga po yung pagpapatawad. Kapagkat sa kasalanan po nung babae na nahuli sa pakikiapid, kung tutuusin po talagang ano siya doon eh, sa parting yon, mapaparusahan talaga siya ng ganong kamata, ng ganong uli ng kaparusahan, ano po, kamatayan. Subalit sa pagdating ng ating Panginoon, sapagkat siya ay naparito upang ang tao ay iligtas sa pagkakasala, ano po, yun nga po, nasabi niya doon sa mga tao na kung sino yung walang kasalanan, siyang unang bumato. Eh siyempre, wala namang ang lahat ay nang umiral sa batas ni Moises ay hindi naman nagkaroon ng kaganapan. Ano po? Lahat po ng sabi nga po, sa batas ng 10 utos, mga minamahal naming taga-subaybay, ano po? Tayo po ay hindi, sabi nga po, nakakalaya doon sa kung tayo po ay pasasakop doon, tayo po ay nananatili sa pagkakasala pa rin po sapagkat sa batas po ay wala po dyan ang kaganapan. Sabi nga po ni San Pablo, kung wala ang batas, disinsana hindi ako nagkasala. Ano po. Kaya, dito po sa pagparito po ng ating Panginoon, dinala po niya ang aral ng pagpapatawad ng kapatawaran. Kaya dito po sa parting to, ang babae po na absuelto, ano po, at doon po pumapasok po ang espiritualidad ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. At ito po ay ating papasukin. Bigyang daan po muna natin ang pagpapakilala ng ating himpilan. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Obispo Gabriel Reyes. Ugaliin po natin makinig sa Radyo Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong pagtubog tayo mas matibay, tayo mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos. Sa ating pakikinig, isuportahan natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ang misyon ito ng Mahal na Ina. Sa pamamagitan ng Mahal na Inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa tagapakinig ng Radyo Maria. Ay napapakinggan ko lamang siya sa lugar na kung saan ay naroon ako sa Madrid, Spain. Napakalaking biyaya po para sa akin itong ako ay makapakinig ng Radyo Maria. Bilang isang OFW na malayo sa pamilya, wala po akong ninais kung hindi ang mapasalamatan ang ating
Diyos na buhay sa tulong at biyaya ng ating Inang Birheng Maria. Sa aking mga kababayan, tulad kong OFW, napakalaking tulong po na makapakinig po ng patuloy dito sa ating radio station na kung saan siyang pinaghuhugutan ng lakas, nagpapalalim ng pananampalataya. Katulad ko po, nagmimithing makasunod sa kalooban ng Panginoon, ngunit kung walang napapakinggan, ay napakahirap po ng kalagayan ng nasa ibang bansa. Napakalaking tulong po ng ating Radio Maria. Pakinggan po natin ang station ito. At higit sa lahat, magkakaroon pa tayo ng willing na kung papaanong makapag-serve sa ating Diyos na buhay. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Kayo po ay nakikinig sa Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay non-commercial, non-profit radio station. Nakaisa ng Inang Simbahan sa pagpapalaganap ng walang hanggang awa at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa ng ating Inang Maria, ito ay naisa katuparan sa pamamagitan ng kusang loob na serbisyo ng mga volunteers at ng mga donasyon ng mga tagapakinig. Kayo po ay aming inaanyayahang sumali sa misyong ito sa pamamagitan ng inyong serbisyo at donasyon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng Radio Maria sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, Tarlac City. O di kayo tumawag sa telepono bilang 982-1910. Ang area code ay 045. Maaari ding mag-email sa info.phi@radiomaria.org o mag-text sa 0918-629-6310. Ang Radio Maria ay kasabi ng Catholic Media Network, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas at Association of the World Family of Radio Maria. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Radio Maria, magtungo lamang po sa www.radiomaria.org at sa www.radiomaria.ph. Welcome to the Radio Maria family. Radio Maria, bringing Christ into your home. Muli pong nagbabalik ang tunay na buhay makadyoso, ang mistisismo, at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home, na nagpapatuloy po sa pagtalakay po sa paksa ng matuwid na paghatol. Sa atin pong kapanahunan, ano po, maririnig nga po natin yung mga hatol-hatol, ano po, lalo't higit sa loob ng korte, katulad ng binanggit namin kanina, ano po, ano po bang masasabi niyo doon, Brother Rico? Ang bawa, isang tao, hinatulan ng reclusion perpetua. Bago doon sa katulan tinatanggap ng tao, kung reclusion perpetua man yan, kung may bilang yan, kung 52 years siya, kung ano? 40 years. 40 years. 40 years yan. Ang isang magandang pansinin, no, mapapansin sa korte, bago pa yung kaso na nabibigyan ng... Kasi po na itatanong yun ng mga tao, oo, yan, yung po, kasi yung... Kasi hindi masyadong mapansin dyan, no, ako naman, palapansin ako. Yung husgado, kay lalaki babae siya, ang tao, ang paggalan sa kanya, ginoong hukom. Kung sabi na babae siya o lalaki siya. Judge ang tao. Oo, judge, di ba? Ginoong hukom. Kaya naman merong aba, ginoong Maria. Ha? Bakit sinabing ginoo, eh, babae si Mama Mary? Eh, minus physical body, hindi pa yung babae literal ni Mama Mary, di ba? Yung ganyang kaluluwa bilang isang may paninindigan, matatag, ha? Solitude, ginoong Maria. Ngayon, pasok na sa korte, yung mga matuwid na paghatol. Ang isang judge sa husgado, no? Kung judge man siya. Eh... hindi siya nagtatapos ng kanyang hatol nang hindi siya dumadaan sa panimulang panalangin. Nananalangin naman yun eh.
Siya'y tumitimbre sa Diyos, humingi ng basbas ng Diyos, na maging matuwid ng kanyang igagawad na hatol, batay naman doon sa mga pangyayari na naayon doon sa kanyang pinapos na kurso doon sa libro. Yung basehan, yung konstitusyon, kung ano man yun. Kaya kapag humahatol ang isang hukum dyan, eh, dalawa lang naman, kung di tama, mali. Yung tama, yan yung naging biktima. Yun mo mali yung naging akusado. Kaya ang kumakit natin sa pagitan ng tama at mali sa isang trial court eh. Yan, nandiyan dyan yung paninindigan ng paghatol. Sabihin eh, yung pagiging ama. Nandiyan dyan. Ha? Sa pagitan ng dalawang anak na tama at mali. So, ibig sabihin po, sa atin pong kinatalakay na to, ang atin pong inialimbawa sa loob po ng korte, ano po, ang matuwid na paghatol po dyan, nakikita po natin yung katwiran dyan, sabi nga po, eh, ang atin pong korte, ano po, eh, nag-ano po yan, bumabase po yan, may mga ebidensya pong pinagbabasihan, at doon po inilalagay ang tamang paghatol, ano po. Kaya po kung tayo may nakaranas po tayo ng mga ganong uri ng mga kahatulan, ano po, eh, huwag po tayong magdamdam sa isang judge, ano po, na nagbibigay sa atin ng kahatulan, sapagkat yan po ay bumabase lamang po sa lahat ng mga ebidensya, ano po, na kanilang pinangahawakan. Yan po yan, ano po. At yan po ay katulad po ng binanggit ng ating kapatid, sinasangguni po nila sa Diyos ang lahat ng kanilang mga kapasyahan sa bagay na yan, ano po, base sa mga ebidensyang pinakikita. Dito po naman sa ating paksa, ano po, katulad din naman ng ating Panginoon doon sa pinakita niya sa babae na yung sinabi niyang, sige, ang malakas kasalanan ng unang bumato, ano po. Siyempre, lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kasalanan, ano po. Mm-mm. Isang katibayan na hindi nila pwedeng mahusgahan ng katulad ng babaeng yaon, ano po. Kaya naman silang lahat ay nag-alisa na lang, ano po. So, itong paghatol na to, ano po, maging sa atin pong pananampalataya, ano po, sa Simbahang Katoliko, marami po tayong mga paghatol na natatanggap mula sa iba't ibang non-Catholic na pananampalataya. Subalit ito nga po ang mini-mensahe po sa atin ng Santo Papa, ano po, na itong mga nakaraang kanyang humilya, na ang mensahe po niya ay ang pagbibigay po ng pagpapatawad, ano po, sa lahat ng mga tumutuligsa, humahatol sa mga atin pong mga aktibidades dito sa ating pananampalatayang Katoliko, sapagkat sabi nga po, ang ating pong pananampalataya ay isang ina po. Isang ina, at ang lahat po ng mga Kristiyanong yan na nasa labas po ng simbahan dahil po sa kanilang pagkilala sa ating pong Panginoong Hesukristo at pagdakila sa pangalang Jesus, sila rin po ay kabilang sa kanyang mga anak. Ano po? Kaya naman po ang ating inang simbahan, ang Santa Iglesia Apostolica Romana, nandito po. At handa namang tanggapin ang lahat ng mga sinuman na nagnanais na magbalik loob sa kanya. Ano po? Sapagkat ito nga po yung maalala po natin, itong marami pong kaso ito, ano po, sa ating inang simbahan, yung pong pagtalikod sa ating pananampalataya. Ano po ba kaso yan? May kaso yan eh. Yung kasado. Yung pagkakasala. Tawag yan, no? Apostasy, ano po? Yung pagtalikod sa pananampalataya. Yun yung nagiging kaso. Halimbawa, sa kang Katoliko, napasama ka, malikod ka sa ibang pananampalataya, sumama ka doon, tinalikuran mo yung pananampalataya, yung minyag, tinakwil mo, yun ang apostasy, ano po, isang pagkakasala sa ating binyag, ano po, na ating tinanggap. At yan po ay isang uri po ng ano, ng pagkakasala sa Espiritu Santo, kung atin pong uunawaing mabuti, ano po. Nakita naman po natin yung sinabi ng ating Panginoon na ang lahat ng pagkakasala sa Ama, paglait sa anak, ano po, ay patatawarin, ano, ay patatawad. Subalit ang pagkakasala sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, ano po. So kung titingnan po natin,
napakasimpleng mga pagkakasala na ating pong ano kasi spiritual eh, ano po. Pero kung kailan napakaliit, ano po, eh napakalaki kasi po ang ating pong nakasalalay po rito nga po, yung tinatawag nating pangkaluluwa nating kinabukasan, ano po, o kapakinabangan ang ating pong nakasalalay dito. Kaya sa ating pong mga kapatid, ano po, ano, Brother Rico, na wala na sa ating inang simbahan, ano po, eh, mayroon pa kayong panawagan sa kanila? Yung mga humiwalay na sa pananampalatayang ginagalawa natin bilang Katoliko. Eh, siyempre, ang lahat na nangyayari sa lupa, kalooban ng Diyos. Maaring isang pagsubok sa kanila, pag-aaral sa kanila na ganyan. Pero sabi nga, hindi pa huli ang lahat, huli ang lahat para tayo ay makapag-isip-isip o makapagpasyan na bumalik tayo sa ating pananampalatayang original na ginagalawa ng Katoliko, Kristiyano, Romana. Kasi sa totoo lang po, life is very short. Maiklang buhay. Eh, yun lang sa pagiging pagpapakatotoo natin eh, yun lang tayo nasa Catholic religion. Kasi wala naman iba talaga. Catholic is Catholic. Tignan mo sa dictionary, universal, north, east, west, and south. Tignan mo sa Bible, yan yung mysteries ng tuwa, hapis, duwalhati. At ang pinaka superiors, mga Mary, Jesus Christ, di ba, sa tulong ng mga divine coordinators, mga Santo Papa, Pope Francis, no? Tsaka mga unang mga Santo Papa, mga pari niyan. At syempre, sa mga laiko na mga tumutulong din sa ikatulad ng spirituality ng tao, sa mga layman, sa mga anak na maralita na hindi kilala, pero nagpapakilala sa mga kita ng salita. Subatin po lahat ang pag-ubay club sa Diyos. At sa atin po kasing, sabi nga po sa realidad po ng ating buhay, ano, Sister Merly, kung ating puan, marami pong napapalayo sa Diyos dahil sa minsan may mga pangyayari sa buhay nila na nadiliman sila, di ba? Opo. Mga pangyayari na hindi nila matanggap, na kung saan ang Diyos ay ang nasisisi nila, ano po, minsan nagtatampo sa Diyos. Meron nga minsan akong narinig sa programa, ano po, sa Radyo Maria na na siya ay nag-text dito na siya ay nagkaroon ng tampo sa Diyos dahil sa mga nangyayari sa buhay niya, lagi na lang ganito, ganyan, ano po. So, doon po makikita po natin ano, na hindi naman natin siya pwedeng husgahan sa ganung ano, sa ganung pangyayari, ano po. At ang sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pagkakataong iyon, eh atin pong naaalala na kung tutuusin po kasi po yung mga pagdaramdam natin sa Diyos, isang pagkakasala po yan na ating pong nagagawa, ano po, dahil sabi nga po, wala naman tayong wala tayong karapatan, ano po, na sisihin ng Diyos. Opo. Magtampo sa Kanya, wala po tayong karapatan doon. Sabi nga po ni Haring David, eh, isa lang tayong higad na, ano, uod na walang kabuluhan, ano po. Tayo isa lamang alabok na hindi dapat nating questionin ng Diyos sa anumang nangyayari sa ating buhay. Subalit, sabi nga po, hindi naman po natin masisisi ang isang tao sapagkat taglay nga po ng tao ang isang kahinaan, ano po. Kamukha po ni Maria Magdalena ba yun, brother, yung nahuli sa pangkiapid? Oo yata. Oo. Kakakakilala mo yan ako, hindi ko kakilala, baka sabihin. May tanong ako doon, basta bagay na. Ako kasi yung pagiging mahiwaga ng Panginoon, sa totoo lang, ano. Tsaka yung sumulat nitong gospel na to, kinasangkapan na nagsod doon. Bago siya sumagot doon sa mga tao nag-aakusa, yumuko siya tapos gumuhi siya sa lupa eh. Tapos tumingala siya, makulit na namin mga tao, tagang pinipit na ano siya, akusan si Magdalena. Nagsakta siya ngayon. Si Magdalena yun ha? Sigurado ka? Sabi ko na eh. Mamay ba eh? Ano yan kasi eh, kung sinisinyo yung malakasalanan eh, unang bumato. Kumbaga, moment of conscience, tagang ina sila eh. Kaya ina sila yung exorcism eh. Pagkasabi nun, hindi mo ko na lang, gumuhit na naman. Ito, tanong, ano ba yung ginuguhit niya sa lupa? Buti nga isa pala natin, may nagdo-drawing tayo sa magitan ng chok, may blackboard eh. Alam natin yung drawing natin meron. Yun ang hiwala ka, merong, medyo may kahiwagaan dun eh. Ay, meron na siya sinusulat. Ano man yun eh, God knows. Yan eh, bahagi ng pagiging mistiko ng ating Panginoon. Oo.
So dito po sa ating paksa ng matuwid na paghatol. Yan, God knows. Eh, ito na nga po, ano po, ng ating Panginoon, nagpakita po ng matuwid na paghatol. Kaya tayo po naman, sino po ba tayo para ang lahat ng mga nagkasala po sa atin, ano po, hatulan natin sa matuwid na paghatol. Ano ba yung matuwid na paghatol? Yung pagpapatawad, ano po? Mm-mm-mm. Yung hatulan natin sila ng kapatawaran. Opo. Yan po yung ginawa ng ating ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Ano po? Sabi nga po yung Israelita, ano po, ang lahing mahal ng Diyos, lahing pinili ng Diyos, napakabigat po ng pagkakasala sa kanila, ano po? Kaya ang Diyos sa kanyang batas na ngipin sa ngipin, batas sa mata, ano po, na ginamit niya sa kanila, eh, bandang huli, siya rin po sa kanyang sarili, ano po, eh, bagay, ang Diyos po, marunong din po magsisi, meron po tayong sitas dito, ano po, na ang Diyos, nagsisisi rin, ano po. So, doon, nakita niya na ang tao talaga sa kanyang sarili, dahil punong-puno ng kahinaan, hindi niya kayang umalis doon sa parte niyo, kaya ang Diyos na mismo gumawa ng paraan, upang ang tao ay mahatulan niya ng kapatawaran, kaya siya, sa kanyang sarili, nagkatawang tao, at sa kanya mismong katawan, ibinuhos niya ang lahat ng hagupit na para sa kasalanan ng tao. Kaya nagkaroon po tayo ng aral ng kapatawaran. Kaya dito po sa ating pananampalatayang Katolisismo, mga minamahal naming taga-subaybay, at sa inyo po mga hindi pa po kayo kabilang sa amin, naririnig niyo po itong aming pinagtatalakayan, ano po. Dito po natin makikita na kung bakit po mayroon kaming kamukha po yung sinabi ng aming kapatid dito, simbolo ng krus na may taong nakapako, yan po yan ang sagisag po ng pagpapatawad ng Diyos na ating pong tinataglay sa atin pong bahay dalanginan. Pero hindi po yan yung Diyos, ano po, hindi po yan ang aming sinasamba, kundi yan po yung sagisag na sa tuwing ating nakikita ay nagpaalala at gumigising, ano po, sa ating mga konsyensya, sangkapan po yung ating pandama, mata, ano po, na pag nakita natin, naaalala po natin sa ating isip, na mayroong tao na Diyos na nagkatawang tao na nanaog sa lupa at ibinigay ang kanyang sarili para sa matuwid na paghatol sa lahat ng tao. Kaya tayo po ngayon, hindi na po, kami nga po, basta-basta mahahatulan sa ating mga ginagawa, sapagkat mayroon po ang ating Panginoong Jesucristo na nagturo ng daan ng pagpapatawad. Kaya lang po, kailangan din naman nating mag-aral ng pagiging matuwid. Kaya sa paksa po ng daan ng ating Panginoong Jesucristo, para maging matuwid ka, anong gagawin sa'yo? Pupukpukin ka. Kasi baluktot po tayo. Pupukpukin po tayo para maging matuwid. Ano po? Kaya yung punta ng ating Panginoon, puro po kahirapan, makikita niyo po doon. Pero huwag po tayong matakot, sapagkat yun po, hindi naman po tayo papatayin doon, sabing ganon. Tuturuan lang po tayo. Ang panganang leadership by example, kung hindi siya pinako ng kamay at paa, hindi tumubid ang katawan niya. Kumbaga, ang sama ka Diyos para mapatunayan sa kang matuwid na tao, dumahas ka ng pagkakapako sa mga upasala, mga kahatulan, na pirmado ng Diyos na hindi sarili yung kahatulan magaling sa tao din. Kaya po, sa pamamagitan po nating spiritual na pag-aaral na to, yung mga nararanasan niyo po ng mga papusga sa inyo ng mga tao dyan, mga minamahal namin taga-subaybay, ano po, kung meron kayong kapitbahay na pinariringgan kayo, may nababalitaan kayo, may sinasabi sa inyo hindi maganda, hatulan nyo po, hatulan nyo, nang matuwid. Apo, pagpapatawad po, ang atin pong iahatol sa kanila, ano po. At dyan po, nagkakaroon po tayo ng, sabi nga, reward sa ating Panginoon, diba? Yung kabanalan niya ay nananaog po sa atin. Kaya, kung tutuusin nga po yung po mga taong yun, kinakasangkapan pa ng Diyos para tayo po umani ng kabanalan Oo, tama. Kaya lang po kasi, ang nakikita po kasi natin sarili po natin sa parting yan, ano po. Kaya sabi ng Panginoon, takwil mo ang iyong sarili. So, kaya pag dumarating po yung mga ganyang pagsubok, ano po, manalangin po tayo. Sabi nga po, ang ipapanalangin daw natin, Panginoon, sa panalangin, turuan mo kaming hanapin ka. Yan po. At pag natagpuan po natin sa ating Panginoon, nandun po siya sa daan ng pagpapatawad. Sa daan ng matuwid na paghatol. Ano po.
Ano, Sister Marjorie, mayroon pa ba tayong oras sa ating talakayan? 5 minutes, Brad. Ha? 5 minutes. Ganun pa? Ako po. At tayo po, eh, sumabay na po sa oras. Maraming na maraming taga-subaybay. Ano po? Napakikli po talaga. Ay, nanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming Facebook page na Pinamagatang Mysticismo. Pakilike lamang po ito at makikita na po ninyo ang aming mga talakayan. Ganoon din po sa youtube.com. I-search lamang po ang title ng paksa ng Mysticismo, ang Matuwid na Paghatol, at inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga bumubo po ng Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home, at sa kabuuan po ng programang Mysticismo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng mga tumutulong sa Radyo Maria Philippines. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ito po ang Mysticismo, ang tunay na buhay maka-Diyos sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home, na nagpapaalam sa inyo at nagpapasalamat. Sumayon po lahat ang kapayapaan. At sumayon.